Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Saan sinabi ni Jesus sa Biblia, I am God, worship me? Dahil yan ang laging tinatanong ng mga taong hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. May isa pa akong tanong. Kung walang sinabi si Kristo, I am God, worship me, word for word sa Biblia, bakit naniniwala tayo na siya ay Diyos? Tara, samahan ninyo akong sagutin ang argumento niyan ng mga Muslim laban sa ating pananampalataya. Madalas kong nakikita ang mga comment ng mga Muslim sa post natin dito, ang lagi nilang tanong, saan sinabi ni Kristo, ako'y Diyos, sambahin niyo ako? Kasi kung wala raw tayong mababasa word for word, ibig sabihin, hindi raw Diyos si Kristo. Ganun po kababaw ang paggamit nila ng kanilang kaisipan. Tayong mga Kristiyano ay tinuruang unawain ang bawat pangungusap sa Biblia sa eksaktong kahulugan, kahit hindi word for word ang pagkakasalita. Dahil may mga pangungusap, kahit hindi word for word, ay alam natin ang gustong iparating ng nagsasalita. Halimbawa, sa John 8:58, sinabi ni Kristo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Hindi niya sinabi word for word, ako ang Diyos ni Abraham. Pero alam natin, kahit hindi word for word ang pagkakasabi ng Panginoon, ang gusto niyang iparating na siya ay Diyos. Kasi wala namang taong umiiral bago pa ipinanganak. Kaya ganun na lamang ang pagnanais ng mga Pariseo na batuhin si Kristo kasi naunawaan nilang inangkin ni Kristo ang pagka-Diyos sa paraan ng kanyang pananalita. Buti pa nga Pariseo na unawaan nilang ibig sabihin ni Kristo pero itong mga Muslim ay pikit mata sa katotohanan kasi gusto word for word ayaw gumamit ng pag-iisip sa pangunawa sa bawat salita. Sabi nila, hindi Diyos si Kristo kung hindi natin mababasa word for word na sinabi ni Kristo, I am God, worship me. Ngayon, ibabalik natin sa kanila ang tanong at kung hindi nila mababasa word for word ang ating hinihinging sagot, nangangahulugan na Diyos talaga si Kristo. Handa na kayo? Sige ito. Saan sinabi ni Kristo sa Biblia, word for word, I am not God, don't worship me? Puputi na lang ang uwak, wala silang mababasa. Mga kapatid, alam mismo ng mga Muslim, pagdating sa pananampalataya ay hindi lagi word for word ay kailangan, kundi utak, pag-iisip, pangunawa at higit sa lahat, common sense. Ngunit kitang-kita natin na hindi nila ginagamit ang mga ito sa kanilang argumento laban sa ating pananampalataya. Why? Because they are only trained to us not to use common sense. That's why their arguments are always no sense. Alam niyo kung bakit ito ang lagi nilang tanong? Kasi hindi sila natututo kahit anong sagot natin dahil mas niyayakap nila ang pamamaluktot ng kanilang mga mangangaral kaysa tanggapin ang katotohanan ng aral ng Panginoong Hesukristo. At alam niyo po ba kung saan nila nakukuha o kinukuha ang palut-ulit na tanong na ito? Kay Ama Didat at Sakarnay. I would like you to do me a favor. If Jesus is God, I would like you to show me one verse, only one statement anywhere in your Bible, any version of the Bible where Jesus says, I'm God, or where he says, worship me. If, sister, you can point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says, worship me, I, Zakir Naik, I'm ready to accept Christianity today. Mula kay Aman Dida, tungo kay Zakir Naik, tungo sa mga mangangaral ng Islam, tungo sa mga tagasunod na Muslim, they are only trained to us not to search and understand the word of Jesus. If you really study the Bible deeply with all your heart, you will see that Jesus claims his divinity from his mouth himself. The truth seekers do not need word-for-word sentences to believe what is true, but the use of understanding in the search for truth for the sake of truth. Kasi kung puro na lang word-for-word, tinanggalan nyo ng kabuluhan ang ibang pangungusap, at ginawa niyong makitid at mababaw ang paggamit ng utak, pag-iisip at pangunawa. Ito ang mga pag-angkin ni Kristo sa kanyang pagka-Diyos. Buksan niyo sa inyong Biblia, intindihin at unawain ang bawat konteks ng mga ito. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ako ang una at huli. Para sa Diyos lamang ang titulong iyan. Bago si Abraham ay ako nga. Diyos lang ang umiiral bago ang lahat ng mga bagay. Nagpapatawad ako ng mga kasalanan. Diyos lamang ang nag-aalis ng kasalanan, kaya nga nagalit ang mga Hudyo at nagsasabing sino ang taong ito para magpatawad ng mga kasalanan? Ako ang Panginoon ng Sabat, Diyos lamang ang Panginoon ng Sabat, sa madaling salita, Diyos si Kristo. Hindi ako tagamundong ito, ako'y tagalangit, si Kristo ay Diyos na nahayag sa laman. Ako ang ilaw, Diyos lamang ang ilaw. Ako ang daan, Diyos lamang ang daan. Ako ang katotohanan, Diyos lamang ang katotohanan. Ako ang ilaw,
Diyos lamang ang liwanag. Ang nagagawa ng Ama ay nagagawa ko rin. Nagagawa ni Kristo ang gawain ng Diyos dahil sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Iisa sila sa pagka-Diyos, kaya may iisang Diyos lamang na umiiral. Ang mga titulong iyan ay sa Diyos lamang natin makikita. Kaya nga po, ganun na lamang ang pagkilala ng mga apostol kay Kristo bilang Diyos, sapagkat inangkin nga ni Kristo ang pagka-Diyos base sa kanyang mga pananalita. Sino ang paniniwalaan natin? Ang mga apostol na nakasama nila mismo si Kristo, nakausap, nahawakan at narinig? Or si Muhammad na lumitaw lamang noong 600 AD after the death of the apostle of Jesus, na hindi man lang niya nakasama, nakausap, nakita at nahawakan or narinig si Kristo? Para sa akin, dito ako maniniwala sa mga apostol na nakasama mismo si Kristo, nakita, narinig at nahawakan, hindi sa self-proclaimed prophet. Ito ang sabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 1 verse 1 to verse 5. Noong buhat sa pasimula, noong nakasama nila si Kristo, yaong aming narinig ang aral ni Kristo, yaong nakita ng aming mga mata ang kamangha-manghang gawa ni Kristo, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Si Kristo po ang salita ng buhay. At ang buhay or si Kristo ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay. Ibinabalita nila ang nakita nila kay Kristo, ang buhay na walang hanggan. Si Kristo ang buhay na walang hanggan. Nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Ang kanilang nasaksihan at narinig mula kay Kristo, yun ang kanilang pinapangaral. Upang kayo nawa ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Upang kilalanin din natin si Kristo sa kung paano nila kinilala base sa kanilang nakita at narinig mula kay Kristo. Oo, at tayo rin ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Kristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinulat upang ang lahat ng kagalakan ay malubos. Isinulat nila ang kanilang nakita at narinig mula kay Kristo upang maging patutuo nila sa atin. Ito ang aming narinig sa kanya at sa inyo ay aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa kanya ay walang anumang kadiliman. Ang patutuo ni Apostol Juan, ang Diyos ay ilaw. Sino ang kanyang pinatutuhanan at tinutukoy dito? Malinaw sa mga talata na ito ay si Kristo. Sapagkat ito ang kanilang nakita at narinig mula kay Kristo. Sinabi ba ni Kristo na siya ang ilaw? Opo, sa John chapter 8 verse 12. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag sa buhay. Ano nga ulit ang patutuo ni Juan mula sa kanyang narinig kay Kristo? Basahin natin ulit sa verse 5. Ito ang aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw at sa kanya ay walang anumang kadiliman. Ano nga ulit ang sabi ni Kristo na ipinapangaral ng mga apostol? Basahin natin ulit sa John chapter 8 verse 12. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag sa buhay. Ang sabi ni Kristo, mga kapatid, siya ang ilaw at sa kanya ay walang anumang kadiliman. At ang patutuo naman ni Apostol Juan, ang Diyos ay ilaw at sa kanya walang kadiliman. Malinaw ayon sa patutuo ng mga apostol na si Kristo nga ay Diyos na nahayag sa laman. Kaya huwag niyo pong paniwalaan ang mga nagsasabing si Kristo ay hindi Diyos, kundi paniniwalaan natin ang mga patutuo sa pagka-Diyos si Kristo sa mga nakakita, nakarinig at nakasama ng Panginoong Hesus nung siya ay nasa pagkakatawang tao pa, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita. Maliban kung siya ay magpapakita at siya nga ay nagpagkita sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Why we should not believe those people who deny the divinity of Christ? Because at the time of Jesus, the angels, the apostles, those sick who were healed by Him, and the believers of Him were worship Him, but He did not forbid them. He did not say, I am not God, don't worship me. Instead, He led them to worship Him. Why? Because He is worthy to be praised, for He is the Creator who made flesh. Ngayon, sinabi ba ni Kristo na siya ay Diyos? Para sa mga kababayan nating Muslim na nilinimitahan ang paggamit ng kailang utak, pag-iisip at pag-unawa, sasabihin nilang hindi. Pero sa ating alam ang kabuang konsepto ng Biblia patungkol sa Panginoong Hesukristo, opo, sinabi ni Kristo na siya ay Diyos.
Binasa natin kanina na si Kristo ay umiral bago pa nailalang ang lahat ng mga bagay. Kaya bago natin basahin ang talata mula sa New Testament na sinabi ni Kristo na siya ay Diyos, magbasa muna tayo ng talata mula sa Old Testament kung sa paanong paraan nagpakilala ang Diyos sa mga Israelita at ihambing natin sa sinabi ni Kristo. Ganito ang sabi ng Diyos sa Ezekiel 14 verse 11, "Gagawin ko ito para hindi lumayo sa akin ang Israel at hindi na sila magpapakasama. Kung magkagayon, sila ay magiging bayan ko at ako naman ang kailang magiging Diyos." Sa salitang ako ay kailang magiging Diyos, maunawaan natin na ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Ngayon, sinabi ba ni Kristo ang ganitong pangungusap? Opo, sa Revelation chapter 21 verse 6 and 7, "Ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal ng nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya namay magiging anak ko." Malinaw na sinabi ni Kristo siya ay Diyos at dahil siya ay Diyos, siya ay karapat-dapat sambahin. Ang mga Muslim hindi matanggap ang pagka-Diyos ni Kristo kasi hindi sila pasok sa sinabi ni Kristo, "He that overcometh shall inherit all things," sapagkat hindi sila mananampalataya ni Kristo. Pero tayong tunay na mananampalataya ni Kristo, tanggap natin ang pagka-Diyos ni Kristo gaya ng mga apostol at ng mga sinaunang mananampalataya. Kaya kung ikaw ay truth seeker, huwag mong hayaang makulong ang utak mo, ang pag-iisip mo, at pangunawa mo sa word for word.